Magluluto tayo ngayon ng chop suey. Narito ang mga sangkap. Ayan, bawang, sibuyas, karne na pansahog, tapos yung mga mixed bagyo vegetables natin. Yung corn, carrot, sayote, repolyo, bagyo pecha, at saka bell pepper, yun ang ginamit ko. Plus yung shiitake mushroom na nasa lata. Ayan, painitin natin yung kawali. Maglagay tayo ng konting mantika, mga 1 to 2 tablespoon na mantika. Hintayin natin umilit ito. Ayan, pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung sibuyas na pula at sibuyas na puti. So kahit alin dyan ang gusto ninyong unahin. Ako ay muna ko yung sibuyas para hindi madaling masunog ang bawang. Ayan, sunod na natin ang bawang. Halo-haloin lang. Halo. Next, yung sahog natin na karne. Konting karne ng baboy. Haloin uli natin ito. Sangkutsain natin yung bawang, sibuyas, at saka yung pansahog natin. Hintayin natin maluto. Ganyan. Halo lang ng halo. Sunod natin yung oyster sauce. Naglagay ako dito ng 2 to 3 tablespoon na oyster sauce. So, depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto niyo. Ako, 2 to 3 tablespoon na lang ito. Sunod natin yung soy sauce. Silver Swan soy sauce yung ginamit ko. Naglagay ako ng 2 to 3 tablespoon na soy sauce ulit. Ayan, tapos konting paminta. Lagyan natin ng konting tubig para hindi matuyuan at hindi masunog yung sahog natin. Sunod natin yung isang piraso ng chicken nor cubes. Ayan, haluin natin ulit. Pagluto na yung sahog natin, pwede na tayong maglagay ng gulay. Unahin natin ilagay yung medyo matigas na gulay, yung medyo matagal maluto. So, inuna ko yung carrots. Isang pirasong carrots lang. Tinakpan ko, ayan, hanggang sa hinalo-halo, hintayin natin lumambot ng konti. Nung malambot na, sinunod ko yung inislice na sayote. Tapos, yung young corn. Yan, ganyan lang. Lagay lang ng kung ano-ano. Yan, halo ulit. Haluin. Halo ng halo. Halo-halo. Yan, sunod naman natin yung shiitake mushroom, yung in-can. So, optional ito kung gusto niyo lagyan ng shiitake mushroom o kahit anong mushroom, pwede. Pwede rin na wala, nasa sa inyo. Ayan, pag medyo nagisa na, ilagay natin yung sabaw ng mushroom. Huwag natin itapon yun kasi gagamitin natin pansabaw ng ating chop suey para mas lalong sumarap. Sinunod ko yung bell pepper. Yung bell pepper na yan is hinuhulang dito sa bakuran namin.
Next naman yung dahon na, mga dahon, repolyo at saka yung bagyo pechay. Yung bagyo pechay, konti lang, nilagay ko mga 3 or 4 na dahon. Tapos yung repolyo naman, hinati ko yung buong repolyo sa 4. So 1/4 na slice yung ginamit ko dyan. Yan, lagyan na natin yung natitirang tubig. Bali, yung tubig na ginamit ko lahat is nasa 1/2 cup. Ayan, lito na siya. So, gagawin natin, magtutunaw tayo ng pampalabot, yung slurry. Ito yung cornstarch na tinunaw sa tubig. Ayan, konti-konti lang tapos halihaluin para hindi siya mamuo. So, pampalabot lang ito ng sabaw para maging saucy ang ating chop suey. Ayan, luto na. Hintayin lang nating maluto pa. Ayan na. So, pwede na siyang ihain. Luto na yan. Sarap. So, ilipat na natin sa plato. Ayan. Lipat lang ng lipat. Pero ayusin din para mukhang sosyal naman. Ayan, mukha na siyang Chinese chop suey. Ayan na ang ating chop suey na masarap. Saucy chop suey. Ayan. Kain na na. Mangan.